Lord Ernest Hanopol de Vera, o mas kilala sa tawag na Lord de Vera. Siya lang naman ang pinakamatalinong journalist sa mainstream media. Paano ba naman kasi ay tatawagin kanyang gunggong at bobo kapag hindi ka sumang-ayon sa kanyang pinagsasabi? Astig, di ba? Lilinawin ko lang ha. Journalist yan. Professional yan. Graduate yan sa University of Santo Tomas sa kursong Bachelor of Arts in Journalism. May pinag-aralan, pero hindi halata. Well, anyway, nasusunod nga ba niya ang layunin ng isang mamamahayag? Kasi sa pag-aaral, ang layunin sa pamamahayag ay naglalayong tulungan ang madla na magdesisyon tungkol sa isang kwento na nagbibigay ng mga katotohanan ng mag-isa, at pagkatapos ay hayaan ang mga madla na bigyang kahulugan ng mga iyon sa kanilang sarili. Kaya hindi akma para sa isang professional na tawagin mong gunggong at bobo ang hindi naniniwala sa'yo. At para naman mapanatili ang objectivity sa pamamahayag, dapat ipakita ng mga mamamahayag ang mga katotohanan, gusto man nila ito o hindi. Ang layunin ng pag-uulat ay nilalayong ipakita ang mga isyu at kaganapan sa isang neutral at walang kinikilingan na paraan, anuman ang opinyon o personal na paniniwala ng manunulat. So kung anuman ang nabasa mo, ay dapat ihayag mo ito ng patas at hindi mo kailangang tawagin gunggong o bobo ang mga taga-suporta ng mga Marcos dahil lang sa sarili mong paniniwala. Ang kasaysayan ng Marcos at Aquino ay mayroong dalawang version, at hindi porkit may nabasa ka sa isang libro ay iyon na agad ang totoo at magiging sarado na ang utak mo para sa isa pang bahagi ng kwento. Kaya naman nagdesisyon ako na mag-react na sa video mong ito para ipaalam naman sa iyo na hindi gunggong at bobo ang taga-suporta na naniniwala sa mga Marcos. At syempre, hindi naman ako aasa na pakikinggan mo ang aming panig kasi ikaw lang naman ang matalino. Iyon ang pagkakaalam mo. Pero para sa mga taong bukas ang isipan, hayaan mong himay-himayin ko ang argumento mo sa videong ito. Huwag raw gumamit ng EDSA, San Juanico Bridge, NAIA, NCR. Huwag na raw gumamit ng kuryente at ilaw dahil si Makoy daw ang nagpagawa ng Meralco at Nawasa. Huwag na raw tumanggap ng 13th month May, paka na raw ni Makoy yan. So kung hindi mo naunawaan kung bakit ito sinasabi ng tao, ay dahil ito sa pambabastos nila sa mga Marcos. Ipinamumuka lamang ng mga loyalista na puro batiko sa Marcos ang iba, pero hindi nila nakikita ang mga nagawa ng tao. At ang argumentong ito ay tinanggap mo lang na parang bata. Hindi mo ginamitan ang patas na pagdinig, kaya naging mababaw ang iyong pananaw. Teka muna, ang mga estruktura at proyektong pinag-aagawa nila no sa loob ng 20 years, galing ba sa sarili nilang bulsa yon? Mula ba sa kaibutura ng kanila mang ginanto ang puso yung mga yon? O buwis ba ng taong bayan yung mga yan? May patong pa nga sila eh. Sa puntong ito ay tama ka naman, ng 100%. Galing sa buwis ng tao ang mga proyekto. Pero sino ka para magsabing may patong pa? Diyos ko Lord. Oops. Sige na nga, professional ka nga pala. Ang ipinupunto kasi sa pagkukumpara sa mga naipagawa ay ang mahusay na pamumuno at hindi ang pera. Dahil kahit sino pa ang maupo, natural lamang na gamitin ang kaban ng bayan. Ngayon, kaninong argumento kaya ang mahina? Diyos ko Lord. Ay, mabuti na lang, the kids are all right. Kung walang martial law, hindi may pagagawa ang mga dambuhalang proyekto ni Marcos. Kaya isang malaking katunayan na nakatulong ang martial law. Hindi ko iniaalis sa iba na para sa kanila ito ay masama. Pero sa aking pagsasaliksik sa magkabilang panig, maliwanag na mas nakabuti ang martial law kaysa nakasama. Kaya nga nang mawala ang martial law, wala na ring malalaking proyekto. Maliban na lang nang maupo si President Duterte dahil siya ay naniniwala sa magandang pamamalakad ni Marcos. Kaya naging maganda rin ang kanyang pamamalakad. Ikaw ba ay drug pusher, drug lord o kandidatong laging palong-palo? Kokaina, tanong mo na lang sa sino mang nangangati ang panga.
Mm-hmm. At yan ang headlines noon. History ngayon, may replay ang tadhana, nilbilog ang balita. Napapanood mo yan, ano? Ito ang matindi. Hindi niya naman sinasabi ng derechahang adik itong si BBM. But obviously, ito ang pinararating niya. So kapag ganyan pala ang isang tao, adik agad. Tignan nga natin ang itsura nilang dalawa. 46 si Lord De Vera at 64 naman si BBM. Anong masasabi ninyo? Comment na lang sa baba. Alam mo ba sa edad ni Bongbong Marcos ay marami ang nagkakaroon ng ganyang mannerism? Ito ay maaaring dahil hindi pantay-pantay ang kanyang ngipin o ang Diyos nito. Kaya nga kadalasan ang mga ganitong edad ay madalas ngumunguya ng nganga sa probinsya. Idagdag mo pa dyan na palaging ini-interview itong si BBM. Kaya mas madaling mangalay ang panga. Kaya palagi niyang iginagalaw. Kaya iyan ay normal lamang para sa ibang matatanda. Alam mo kung sino yung hinahanap yung malap Pablo Escobar? Yung mga tamang hinala. Kaya yung mga nagbibintang, nasa salamin lang ang kasagutan. Inuulit ko, 64 na si Bongbong Marcos, 46 ka pa lang. Diyos ko Lord.